Energy. Board na sa bahay, no? Yan. Ha? Ano, balagong na balagong ka na sa bahay ninyo, no? Nakalimutan mo na ba? Oo. Kailan lang nung araw-araw may pasok, sabi mo sana Friday na para bukas. Pahinga naman, oh, pahinga. Ha, pahinga ito. Oh, bakit di ka makontena sa bahay? Ba't aalis ka pa rin? Diba nga gusto mo na Diba nga gusto mo ng pahinga, diba? Diba yung pinapangarap ng marami? Araw-araw mong gusto yan, diba? Oo. Sana weekend na para pa... Oh, ito, pahinga. Enjoy! Anyways, hindi, pahinga tayo lahat, ha? Oh. Yun na lang isipin ninyo, pahinga. Oo. Kahit nakakulong kayo sa mga bahay-bahay ninyo. Para hindi ko maintindihan, ha? Oh. Kung bakit... Parang dumarami na yung mga tao sa kalsada. Walang halong eklat, ha? Oo. Oh, parang may, mas marami na kakalusot na sa yung mga dinadaan ko ng mula bahay hanggang office na dating laging talagang naka-lockdown, no? Parang ngayon, parang nasa... Ako, may mga nakahubad pa sa kalsada, ha? At may nag-viral, ha? Anin na picture siya tayo? Nakita mo ba yun, Epe? May nagsasabong. May nagiinuman, may mga anak ng... Naku talaga naman. Nagagawa niyo pa yan? Oo. Oh. Asa kayo, parang kay chairman ng lugar na yan. Oo. Oh. Pag-pray ko lang. Talaga, Holy Wednesday. Pag-arasal ko lang. Pero ha, palakpakan natin yung mga magigiting na barangay chairman, ha. Mga barangay chairman, tsaka mga barangay chairwoman. Sila talaga yung mga pagod na pagod, eh. Oo. Oh. Alam nyo, kawawa naman yung karamihan ng barangay chairman tsaka barangay chairwoman na pagbibintangan palagi na inukupit yung ano, yung ayuda mula gobyerno. Ang kasalanan yan, nung mga taong nagtago, nung nag-census. Ha? Diba na? Kasi feeling nyo, pag nalista kayo ng barangay at pag Pasko, nagkaroon ng contribution, mas marami iaambag kayo dahil marami kayo sa bahay. Kaya kahit pito kayo, sinabi mo, dalawa lang kayo dyan. Ano? Siyempre, bibilangin ng DSWD, o census, ilabas niyo yung census. O, sa barangay A, o, ilan to? Ah, ano to? Ah, 2,500. O, pero ang totoo niyan, 5,000 kayo kasi nagtago yung kalaanap ng pusa. Diba, o, ngayon, pag lumapag yung ano, mga, eto kawawa rin mga pangga, ano? Hindi ko alam kung ano, kung naiisip natin to. Kawawa rin yung mga barangay chairman. Halimbawa, 5,000 kayong pamilya ang dumating na form sa DSWD to ano, 3,000 lang. May problema ngayon yung barangay chairman, 2,000 discrepancy. Gagawin ni barangay chairman, bibiyak-biyakin niya yan ngayon. Oo. Sabihin na natin na hindi naman yan ang panuntunan ng DSWD, pero para magkaroon kayo lahat, isipin ni chairman, lahat na lang magkakaroon. Diba, oh? Mangyayari ngayon, magre-reklamo kayo sa Facebook, dadami negative, oh, dadami kayo. Para kay Minyon, parami kayo ng parami. Diba? Naknambu, oh. Oh, mga pangga, oh. Paulit-ulit ako mga pangga, wala pong naging rehearsal or there was no rehearsal ever conducted sa event na to. Diba, we are learning this, what we need to do as we go along, playing it by ear. Na, oh, mga pangga, kawawa naman din yung mga chairman na pagod. Diba yung mga chairman na nag-roronda, nagbabantay ang mga kanto nyo 24/7 habang kayo kumakain ng chicken curry sa bahay ninyo? Diba, oh, mga pangga. So, wag tanggaan ng reklamo ng reklamo agad social media. Nag-viral, mga pangga, oh, nag-viral yung nanay na sabi niya, 1 week lang yung 8,000. Nakita mo yun, Hepe? Oh, nag-viral, no? Ang dami na light sa inyo. Ha?
Alam nyo kung sa totoo lang ha, walang halong kaplastika na, kung ang lait kay nanay ay kapwa niya poorest of the poor, walang issue eh. Diba? Walang issue. Kung ang lait sa kanya, ang mga bumatikos sa kanya ay mga poorest of the poor, okay lang eh. Kasi alam nung mga mahihirap kung paano i-budget yung 8,000 para tumagal ng 1 month. Alam nila yan. Oh, hanap kayo sa wall nyo ngayon. Abangan ng lait, mga middle class. Yung mga mayayaman. Tama, di ba? Ang titigas na mukha ninyo, ang kakapal na mukha ninyo, laitin yung tao. Di ba? Kayo ba? Kaya nyo? Puro kayo pa... Naku! Di ba? Eh, kung sabihin, alam nyo, ganito mga pangga, ano, rule of life. Di ba? Rule of life, mga pangga. Hepe, importante ito. Ang kaya laman lahat ng pangit, kapwa pangit. Di ba? Pag pangit ka, lalait ka ng kapwa mo pangit, walang nga lang biro, ha? Ang tawag dyan, comedy, tama? Pero pag may tsura ka at nalait ka ng pangit, ang tawag dyan, alipusta. Alright, oh, kung mahirap ka, sinabi niya, di ba? Oh, sinabi niya, hindi niya kayang i-budget ng 1 month yung 8,000 kasi marami sila. Di ba? Oh, mahirap ka, nilait mo siya. Nasa lugar ka. Kasi alam mong gawin yun eh. Di ba? Kaya mong gawin. Ginagawa, mahirap kayo. Kaya mong gawin yun eh. Eh may kaya ka, nag-post ka pa. Ang tigas sa mukha mo. Di ba? Pininscreen mo pa yung lait. Sinabayan mo pa. Hindi ka na nahiya. Tanong mo sarili mo, kaya mo? Kaya mo nga. Di ba? Apakatigas. Teka, kaya mo nga. Oh, hindi rin naman, di ba? Oh, di dami na naman galit sa akin. Tinamaan na naman. Diba? Kawawa naman, oh. Eh, maghapong laman ng wall ko, di ba? Kawepe, anong best makita yun? Maghapon. Oh. Maghapong laman ng wall ko yun, oh. Ang dami kong friends, oh. Lumait, akala mo, kaya naman nilang budgetin yung 8,000 ng 1 month, oh. Okay. Tamaan na yung matatamaan. May mga kamag-anak nga ako eh. Di ba? Nakakalungkot lang, oo. Ano yung pagkakabalahan natin yan? Alak ng pusa, oo. Oh. Nakakalungkot. Alak ng tokwa talagang buhay to, oo. Oh. Sabi dito ni Justin na toxic na po ang Facebook imbis sa tumulong na lang. Oo nga. Di ba? Ayan nyo, di ba? E, isa pa, paano kung... Mga pangga, hindi para ano, hindi para ipagtanggol, di ba? If it's wrong, it's wrong. Pero totoo, pagkakabalahan nyo maghapon nyo para laitin yung tao, kaya nyo bang gawin yung nilalahad nyo sa kanya? Di ba? Kaya nyo? Di ba? Sabi rito, 8K in 1 week yung Pops. Oo, naiintindihan ko mga pangga, no? If it's extravagant, it's extravagant. If it is, no? Kahit man ako, extravagant sa akin. Kaya lang, hanap kayo sa wall nyo ngayon. Ilan sa mga kaibigan nyo ang lumait doon, nag-repost, pero may kaya sa buhay? Di ba? Kung kapwa mahirap, if you're part of the poorest of the poor at nilait mo, nasa lugar ka. Diba? You are voicing out. Ganto na mga panggana. Don't get me wrong. Kung mahirap ka, if you belong to the poorest of the poor at nilait mo yon, oo. You know the ropes. Diba? Ang tawag doon, you are trying to hindi man sympathize, no? Pag mahirap ka at nilait mo yon, alam mo ang ginagawa mo. You know exactly what you're doing.
nasa lugar ka na, magreklamo. Pero pag may kaya ka at nilait mo yun, pang-aalipusta yun. Ang tawag doon ay pang-aalipusta. Kung mahirap ka at nilait mo yun, malimbawa, magkapatbahay kayo, para sa kayo mahirap, binigay siya ng 1 week, 8K, 1 week lang tinagal, nilait mo siya, nasa lugar ka pa eh. Nasa lugar ka pa. Pero pag may kaya ka, at lalaitin mo yun, ang tawag doon, pang-aalipusta. Ang dahil mo pwede, mayaman ka pala, di ka mag-donate. Empathize, hindi rin, mali ka. O, normally mali yung empathize mo. Di ba? Nakakalungkot mga pang. Anyways, may tanong ako, yung pang 40s, ano ba inhepe? Binibigay lang yun na walang ginagawa yung tao? Di ba? Ililista ka ng barangay, pagkasama ka sa 40s, ano, beneficiary, tapos kapag meron ng ano, makakakuha ka na. Siguro panahon na para yung mga tumatanggap ng 40s bigyan ng trabaho. Di ba? Halimbawa, tatanggap ka ng 4Ps buwan-buwan, mag-duty ka one day, magluwas ka ng barangay. Para makita nila yung value ng tinatanggap, hindi lang yung hihinahin. Siguro panahon na, mga pangga. Ito! Oo! Di ba? Siguro panahon na, mga pangga. One day lang, ano, duty patanggap ka ngayon, o, sa'yo yung isang kanto, wala-walasan mo lang, half day. Baka pa pwede, no? Kasha yun para sa food lang, okay. Sabi ni Yoli. Mga pangga, wala akong sinabing tama siya. Okay? Oh, hindi ko sinasabi. Actually, mag-asos talaga yung 8K per week. Oh, let's not change the narrative, ha? Baka nagbabago yung narrative natin ngayong gabi. I'm not saying na tama na sinabi niya, di ba? Na 8K, kulang, 1 week. I'm not saying na tama siya. I'm just saying, kung mahirap ka at nilait mo yon, nasa lugar ka. Pero pag mayaman ka at nilait mo yon, nakaalipusta ka. Hindi mo naman kayang gawin yun eh. Di ba? That's just my point. My point is, a lot of people, today, Holy Wednesday. Naisip niyo ba? Holy Wednesday. Holy Week ngayon. Ha? Yung tipo ka ang unang post mo ng umaga, ay bumati ka ng... Bible verse ka pa na Holy Week, ang sunod mong post ay lait sa kapo. Ang galing mo. Apaka-ipokrito mo. Diba? Apaka-ipokrito mo. Bumati ka ng Holy Wednesday sa amin lahat, ang sunod mong post, lait sa kapo. Ang galing mo. Wala lang mga pangga. Nakakalungkot lang, no? Pahaba ng pahaba yung lockdown. Parami ng parami negatibo. Ang dami yung presidente, ang dami senador. Di ba? Oh. Ang dami natin, oh. Lahat tayo, di ba? Certified presidente ng Pilipinas. Sabi nito, kung marunong ka magtipid, aabot yung 8K na isang buwan. Mga pangga, wala nagsabing hindi aabot. I even agree na, di ba, na mali yun. Ang sinasabi ko lang, bakit yung mga may kaya nila lahat yun? Ang nga 1 million, 2,000. Pakang isang maghahapon yung 2,000, eh. Di ba, sabi ko nga, di ba, mga pangga, oh. Sorry for that, for lack of better term, no? Kung pangit ka at nanlait ka ng pangit, ang tawag doon, comedy yun. Oo. Pero kung may itsura ka, nanlait ka ng pangit, ang tawag doon, alipusta. Kung may hirap ka at nilait mo si ate, nasa lugar ka pa. Diba? Oo. Real talk yun. Tama, real talk ang tawag doon. Pero kung may yamang ka at nilait mo siya, alipusta ang tawag mo. Ang dami ng woke ngayon, ha? Alam mo yung woke, ano? Hepe, alam mo yung woke? Oh, yung gamit ng ano, yung mga term ng mga kabataan na socially aware. Oh. Ilalagay lang po natin, mga pangga, no? Oh. Ilalagay lang po natin sa tama. Hindi yung...
Lahat tayo stress dito mga pag. We are all taking a hit, no? Oh, ito ma-share ko lang sa inyo. Alam niyo ba na nag-lockdown, nagpapakonstruct ako ng salon? Oh, mga pangga, oh. Nagpapakonstruct ako ng salon na nag-lockdown, mga pangga. Kumili ng materials, gumastos na yung huling pera ko, yung inipong ko na ilang kalahating taon last year nilabas ko. Alam niyo kung nasa angin, wala, nganga na. Lugi ulit. Oh, diba dahil isasara yung salon ko sa Makati, ililipat ko. Lahat tayo, mga pangga. We are all taking a hit. We are all on uncomfortable places. Maraming kumpanya ngayon, mga panggang, hindi kumikita, nagpapasweldo. Because the government said so. Diba? We are all in a very uncomfortable places, mga panggang. Kaya lang, sorry sa generico, ang point ko lang, mga pangga. Diba? Oh, ngayon ko lang binanggit to kasi yung reklamo ko, maliit na bagay. Kumpara sa reklamo na napakarami. Diba? Sabi ni Mimay, ano? Pops, wala naman yung sarap pamayaman, mapamahirap. Pagiging grateful na lang, hindi puro reklamo. Oh, well, pag-usapan natin ha. Ito, real talk tayo mga pangga. Maraming magagalit sa akin. Real talk. May mga pamilya, hepe, nanay, tatay, kapatid, kuya, ate, pag nag-away-away, hindi kaya mag-sorry. Okay ha? Pero nagpapate. Ay, may hepe, di ba? May mga anak, sa nanay, sa tatay, sa kapatid, sa kuya, hindi sanay mag-I love you. Ah, may mga pamilyang hindi kaya magsabi na I love you, nai, I love you tayo. Diba? Awkward, no? Awkward. Bakit? Kultura nila yan. Okay, now, anong point ko? Sa mga mahihirap na tao, mga pangga, don't get me wrong, I'm not lawyering poor people, mga pangga. Diba? I'm not lawyering poor people. And I voice out the sentiments of the middle class. Na tayo talaga yung nagbubuhay ng bansa natin. Diba? We are the majority of taxpayers. Anyways, going back. Anong punto ko? Yung mga mahihirap na tao, mga pangga. Yung mahihirap, yung poorest of the poor, mga pangga. Diba? Sa, in the majority of their, everyday lives, mga pangga, very seldom, I'm not saying it's an excuse, no? Very seldom sila na may moment sila na maupo and reflect on compassion. Konti sa kanila yan. Okay? Wala silang panahon na maupo ng 15 minutes and reflect about the meaning of compassion. Wala sila gaanon yan. Ha? Wala sila gaanon yan. Bakit? Bakbakan ang buhay nila. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang buhay nila. Wala silang pribileyo na pag na-stress sa trabaho, pupunta ng Starbucks at mag-reflect kung nasaan na ang pamumuhay. Wala silang ganon. Sa kaya kung karamihan naman mahihirap na makikita nyo, bargas kung magsalita, that's the way that they are. You cannot judge a person yung buong pagkatao niya dahil sa isang bagay na narinig mo. Do you know the person his or her life? Kilala nyo ba? Kasama mo lumaki? Katabi mo? Kapit bahay nyo? Wala silang ganon. Iba tayo may mga 80 at tumatanggap ng sweldo kinsenas kataputan, Jesus 25 mga pangga. Meron tayong moment na ganun. Diba, Epe? Meron tayong moment na pag na-stress ka, pupunta ka ng SM at mag-milk tea ka sa Gongcha. Yung mga poorest of the poor, wala po sila nun. Wala silang moment to slow down in life. They don't have that. Why? They cannot afford it. Hindi nila afford yun. Nila afford yun. Now, kung bargas sila, in most cases, mga pangga, that's the way, kasi ang buhay nila hasil araw-araw eh. Humahasil sila araw-araw. Diba? Humahasil sila. So let's not judge person just because they talk this way, that way, no. Diba? Look, mga pangga, I don't have a profound point tonight. Ang point ko lang, di ba, palakpakan niyo yung mga taong may kaya pero nanlait na mga taong mahirap, di ba? Kung may kaya ka, mas may kaya ka sa ating nilalait mo. Ang ambag mo sa lipunan, isipin mo yung bibig mo. Huwag ka na magpalaganan pa na negatibo. Di ba?
Nga pang sorry for sa analogy ko ha. Ulitin ko lang ha. Kung pangit ka na light ka ng pangit, comedy tawag doon. May tsura ka man light ka ng pangit, tawag doon, liposta. Kung mahirap ka at light mo si ate na hindi na pagkasya o hindi na kayang pagkasyain yung 8,000 sa isang linggo, ay sa isang buwan, 1 week lang daw. Di ba? At mahirap ka, you belong to the poorest of the poor. Di ba? At mahirap, ang tawag doon, real talk. Alam mo eh. Pero kung may kaya ka at kasama ka sa light sa kanya, ang tawag doon, aliposta. Di ba? Aliposta ang tawag doon. Alright, pati daming galit, sorry. Oh, tingnan nyo na yung timeline ninyo. Yung mga friends nyong woke, yung mga friends nyong may kaya na lumait. Tingnan nyo na. Dali, oo. After nito mga panggay, yung mga mahirap na walang nakain niya, araw-araw. Naku, dati kumakain ng twice a day, ngayon kumain na lang ng once a day kasi wala eh. Diba? After nito mga panggay, hindi nila magagawa yung gagawin ng karamihan sa atin na pupunta ng Starbucks at inom ng makiyat at sabihin, oh, this is the life. Wala silang ganon. Di ba? Wala silang ganon. Karamihan sa kanila mga pangga, pagkatapos ng lahat ito, hindi pupunta ng Mega Mall kasi na-miss nila maglakad-lakad sa aircon na palengke. A lot of them hahasil ulit sa buhay. Di ba? So, huwag yun ang laitin yung mga, di ba? Hayaan nyo na lang sila. Sa utak mo na lang, huwag mo nang palaganap kasi makahahawa ka ng iba. Di ba? Energy. 8721-2429, o. Oh. Bato-bato sa langit na mga, sorry na, ha? Ang mga tinamaan. 8721-2429 mga pangga. Ito coming from Moira de la Torre, ang awiting patawad paalam para lumungkot tayo. Hindi pala ako malungkot. Energy.